guys! Welcome dito sa aking channel. This reading is for collective, for anyone who can resonate sa reading na ito. This is a love reading for collective. Let's get your energy at this time. Your energy. You want a new beginning sa person na merong third party dito, guys. Parang gusto mong agawin yung person na to, no? Or gusto mong, kung dati mo pang person to, parang gusto mong mabawi yung person mo, no? Basta merong kadil yung person mo dito, meron siyang karelasyon na iba. Gusto mong magkaroon ng spark or attraction. Yes. New beginning na full of attraction with this person na hindi lang ikaw yung sa buhay nitong person na to. At alam mo, let's get more card. What you feel about this person na merong third party or merong kang nasasaktan ka, guys. Baka nasiselos ka, no? Kaya gusto mong maibalik yung person mo sa'yo kung dati mong person na to, ha? Na alam mo meron na siyang karelasyon na yun. Or meron kang karibal sa person na to. Feeling heartbroken ka, masakit para sa'yo. No? Sobrang sakit para sa'yo. And you feel disappointed, but still, you want a new beginning, nalulungkot ka. No? Disappointed ka. Nalulungkot ka dahil ganun yung situation nyo. Ang person mo dito. But still, gusto mo lang yung beginning with this person. No? It means parang umaasa ka pa na, umaasa ka pa rin na magkaroon ng, na magkahiwalay sila nitong third party na to. Or yung karelasyon niya, no? Yung karibal mo dito. Sa person mo. So that you can start ng relationship with this person. What you want? Ano bang gusto mong mangyari dito with your person? Maging strong yung bond nyo or yung love nyo sa isa't isa. Gusto mong magtiwala sa yung person mo dito. Gusto mong maging kalmado yung person mo pagdating sa'yo. So, baka nagalit yung person mo dito in the past or, mare, may galit pa yung person mo sa'yo, no? Kaya, gusto mo mapakalma yung person mo dito or to tame a beast, no? Parang ganun ba? Maaring yung person mo ay may anger sa tingin mo, no? May galit sa'yo. Or, kailangan mo siyang amuhin, no? Inaamo mo yung person mo dito, eh. Yung gusto mo, maamo mo yung person mo. Makuha mo yung loob ng person mo dito. Malakas yung intuition mo, guys, eh. So, gusto mo ma-feel ang person mo. Yung connection nyo, no? Na hindi niya makalimutan. Yung connection nyo, yung pagmamahalan nyo, na still nandyan ka pa rin. Na hindi kanya makalimutan, no? Na maramdaman ka pa rin ng person mo. Na still gusto mo pa ng new beginning for the both of you, ng person mo dito. So let's see kung ano yung feelings ng person mo towards you.
feelings ng person mo? Mahal ka pa ba ng person mo? Or what? Let's see. Yung person mo ay parang naging matigas yung puso ng person mo sa'yo eh. Kumbaga, parang ano to, yung person mo, parang naging cold-hearted towards you. Yun yung feelings niya. Na parang gusto nitong person na to ng stability. Gusto ng person na to na komportable yung buhay niya. Gusto niya yung stable relationship na hindi siya namang problema, no? Parang nawala ng trust yung person na to sa'yo eh. Kasi parang umiiwas, no? Parang iniiwasan niyang mahalin ka. Ganun. Dahil mas piniprefer niya yung stable siya, grounded, komportable yung buhay niya, peaceful, yung ganun. So, let's get more about sa feelings ng person mo towards you. Ano ba yung deep feelings ng person mo towards you? Gusto niya yung stable new beginning. Hindi lang basta passionate new beginning na base attraction. Gusto niya yung stable, no? Grounded and stable relationship with you. So still, mahal ka pa ng person na to, no? May pagmamahal pa to sa'yo, kaso lang, iniiwasan yung mahalin ka. Kasi, tingin niya dito, parang nawala kasi na tiwala sa'yo yung person mo based dito sa lumabas na card. Parang tingin niya, magiging unstable siya emotionally. Or masishaken yung stability niya or yung peace of mind, no? Kapag minahal ka niya. Kapag naging sincere at lalo ka pang minahal ng person na to. Bakit kaya ganun yung person mo na to? Bakit ganun yung attitude ng person mo? Let's see, bakit kaya? Bakit ganun yung mindset ng person mo dito? Ano bang reason? Dahil hindi daw kayo magkasundo pag nag-uusap kayo. Parang ang bigat ng feelings, no? Pag nagkausap kayo, no? Baka argument lang or fight yung huli niyong pag-uusap. Or parang takot yung person na to na pag na-in-love siya sa'yo or hinayaan niya yung sarili niya ma-in-love lalo sa'yo ay parang ma-disappoint siya or magpapabigat lang sa feelings niya, no? Parang may mga pasanin siya, no? Parang magbigay lang ng problema sa kanya. Kasi iniisip ng person na to, feeling ng person na to, hindi na naman kayo magkakasundo. Walang understanding sa inyong dalawa kapag hinayaan niya yung sarili niya na may in love lalo sa'yo.
Kasi, tingin ng person na to parang, magdadala lang ng baggage sa kanya, pasanin, at magwiwi lang sa kanya eh. Ang ganun ba, no? Mahirapan siya emotionally dito. Yun yung reason ng person mo dito. And, parang na-apektuhan yung trust niya, no? May trust issue yung person mo. Let's see yung feelings mo naman towards your person. Ano ba yung feelings mo towards your person? Waiting. Gusto mo ng marriage. Gusto mo makipagtalo sa person mo. Gusto mo sigurong ilabas yung sa loobin mo, no? Parang gusto mong i-confront yung person mo dahil sa third party o yun, merong siyang karelasyon na iba, no? Dahil doon. But still, you're waiting for your person. Gusto mong makasal sa person na to. Gusto mong buksan yung puso ng person na to, no? Gusto mong mabuksan yung puso ng person na to para yung nakatagong pagmamahal niya for you ay mailabas niya, no? And you have that key. Feeling mo may key ka sa puso ng person mo. May alas ka sa person mo. Naramdaman mo na mahal ka pa ng person mo eh. Gusto mo i-confront yung person mo dito. Gusto mong ipalabas yung i-confront mo yung person mo or baka galitin mo yung person mo, no? Para lumabas yung totoong feelings niya. Dahil alam mo, mahal ka pa ng person mo eh. Alam mo, compatible kayo na may connection kayo ng person mo. Nararamdaman mo yung meron kayong chemistry dito, no? Attraction sa isa't isa. May pagmamahalan kayo sa isa't isa. So, let's see yung possible outcome for the both of you. Possible outcome. The Lover's card. Guys, the Lover's card. Huh? So, this is the possible outcome. Maaring mabuksan mo yung puso ng person mo, no? Parang mabuhay mo yung pagmamahal ng person mo sa'yo. Nandyan pa rin yan sa puso ng person mo eh. Pero, kumbaga parang nakalock in. No? May susi ka eh. No? Mabubuksan mo yung feelings ng person mo towards you. Kumbaga, maipalabas mo. No? Mag-open up yung person mo sa'yo. But parang may ano kayo dito eh. May kailangan ma-solve na problem, no? Parang blockage baka yung another person to be with you na magkasama kayo ng person mo. Parang may blockage between the two of you. Mukhang yung person mo ay may mga baggage dito, no, na dala-dala na. Parang ayaw niyang iwan or hindi niya pwedeng iwan. Na still kinikiri niya, no? Kahit gusto niya makasama ka. Kasi yung person mo dito ay parang napaka-responsible na person. Parang ayaw niyang i-let go. Maring yung another person, no? Baka parang iniisip niya yung responsibility niya na panindigan yung person na yon. Parang ganun. So, let's get more card. Kahit na na-feel niya yung soul connection sa'yo, kahit na alam niyang
para kayo sa isa't isa, no? Na may chemistry kayo, na compatible kayo, na may balance, may love talaga between the two of you, kahit na hindi niya na-feel dun sa isa, no? Kahit na sa'yo niya na-feel yung love, true love. Baka konsensya din guys, no? May daladalang konsensya yung person mo dito. Baka conscientious yung person mo dito, no? Na kapag iniwan yung isa, ay makukonsensya siya. So, let's get more card. Ano ba yung possible outcome for the both of you? Kung sino ba yung pipiliin ng person mo sa inyo? Ikaw ba yung pipiliin ng person mo? Na soulmate? Yung person may parang naka-blindfolded, no? Hindi niya alam kung ano yung decision niya dito. Kasi pag once na pinili ka niya, may masasaktan na isa. Pero kung ano man yung choices ng person mo, kung ano man yung decision ng person mo, it will be successful. Clarification of the Sun card. Sino ba yung pipiliin dito? Ikaw ba? Mukhang yung destiny guys ay mag-favor sa inyo kasi meron na kayong soul connection, no? Mukhang talagang destiny nyo talaga ng person mo na magkasama eh. Kasi we have here the Sun card and the Wheel of Fortune. Mukhang yung pagtitiis nyo ng person mo na hindi kayo nagkakasama ay mukhang mag-heal na eh. Mukhang mawala yung third party dito guys. Mawawala yung third party sa buhay ninyo. And yes, success. Success is here for the both of you na person mo. Mukhang mawawala yung third party. Mukhang kayo yung talagang nakadestined eh. Kawawa naman yung third party. Ano? Let's get more card. Ano pa kaya? Possible outcome? For the both of you. Justice. Balance. And the Page of Pentacles. So possible ay magkaroon ng new beginning. Stable new beginning. Stable na relationship with this person. So kung naghiwalay kayo or matagal na hindi kayo nagkaroon ng communication, connection, or relationship ng person na to, matagal na tenga, or matagal kayo nagdusa, no? Na hindi kayo nagkasama. Now, it's time for the both of you na mabalance out nyo yung mga differences yung dalawa. Nung sa ganun maging stable na yung connection nyo, yung relationship nyo for the second time. So, ayun lamang for this reading right now. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please do subscribe at huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button nang sa ganun ma-notified kayo sa masunod na videos na i-upload ko at paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.